Magandang araw kay Ma'am CG or Sir CG. Ma'am, ito na po ma'am yung sewing machine po na premium po sa ating TikTok shop po Ma'am CG and Sir CG. Okay, sa mga gusto po mag-order ng sewing machine, huwag niyo po kakalimutan or search itong Facebook page natin, Mato Sewing Machine Vlog. Ayan po yung details namin. Meron po tayong video, mga video tutorial sa ating mga sewing machine sa Mato Sewing Machine. YouTube channel natin for COD Nationwide Cash on Delivery, TikTok Shop Mato Sewing Machine. So ito po yung full namin. Nilagay ko na po dito Ma'am CG para sa mga concern sa sewing machine na ito. Unang-unang gagawin po natin Ma'am and Sir CG, ang gagawin po natin, ito po yung transformer natin at isasaksak natin ito sa gilid muna. Dito po, meron po tayong saksakan dito. Ayan. Sumunod po dyan, etong wire ng ating sewing machine, ito po siya, dito po natin isasaksak. Okay, dahil ito po ay inverter. At ito naman pong wire ng ating transformer, sa regular outlet natin po ito. Ayan, so sana naintindihan natin para po mas maganda po yung performance ng ating sewing machine. Marami po tayong pa-freebies. Ayan, kompleto po yan Ma'am CG. Okay. Then, susunod natin dyan, tatanggalin natin ito, ma'am. Ayan, papakita muna natin yung unang-unang gagawin natin para dito sa sewing machine maliban sa pag-set up ng wiring diagram. Dahil kailangan nyo po malaman yung mga detalye para gawin nyo po ito pag ito'y napanood nyo po, ma'am. Okay? So, ito na po siya, ma'am. Unang gagawin po natin, ma'am, tayo po ay mag-open ng bobbing. Ayan po siya. I-open lang po natin ito. At ito po yung bobbing natin, ma'am. Okay, so pwede po dito yung metal. Pwede rin po dito yung plastic. So nilagay po namin yung plastic para mas magaan po siya at hindi po siya kinakalawang. Okay, so pag tayo po ay magpupundo ng sinulid, ilalagay natin dito. Itatali natin dito yung sinulid natin. Pag naitali natin, itutulak natin dyan. Tayo po ay mag-start. So, ayan po siya, ma'am. Okay, din-stop natin siya. Sumunod naman po dyan, tatanggalin natin yan. At ito'y ilalagay natin mismo sa ating bobbing po, ma'am. Okay, so ayan po siya. Pag nailagay natin dyan, igaganito natin siya, ma'am. Ayan, ilalabas po natin dyan. Tapos, ipapasok natin dito at dapat tumunog po siya, ma'am. Yan po yung pinaka-perfect na paglalagay ng sinulid sa bobbing natin. Okay, so maglalagay po tayo ng sinulid. Ilalagay muna natin ito sa mga stitches straight line natin, ma'am. Meron po tayong lagayan ng sinulid dito, ma'am. Ayan po siya, ma'am. Okay, so kukuha lang po ako ng sinulid para makita nyo po kung paano po natin ilalagay yung sinulid natin sa ating unit. Okay, ma'am. CG, ito na po. Maglalagay po tayo ng sinulid dito sa itaas. Ayan po siya, ma'am. Tapos, ito po, susundan po natin yung mga araw. Identity po siya, ma'am. Ayan. So, kailangan nakataas palagi yung pressure foot natin, ma'am. Okay. So, step 1. Ayan po siya. Meron po tayong sabitan. So, kailangan pumasok po siya dito at maipit po dyan yung sinulid natin. Then, pataas naman po siya. Okay. So, ayan po siya. Then, didiretso natin yan. At ilalagay natin dito sa dire-diretso po siya, ma'am. Ayan. Tapos, ipapasok natin sa butas ng karay yung straight line po siya, ma'am. At dire-diretso po siya, ma'am CG. Galing dito sa harapan, papunta po sa likod. So, Ma'am CG, ayan po siya. Din sunod natin dito, ikutin po natin ito para umangat po at makain niya po yung sinulid sa ilalim. So, ayan po siya, ma'am. Tapos, igaganito po natin siya. Ayan. Papasok natin yan sa likod at ilalagay po natin ito. At ito na po siya, Ma'am CG. Magsasample po tayo ng mga stitches design ng ating unit. Okay? So, unang gagawin po natin kung pang manipis po na tela ang gagamitin natin, pwede po natin gamitin itong E at saka B. Ayan. E at saka B po siya, ma'am. Kasi magkaiba po yan ng straight line. Okay? So, normal po yung B. Tapos, kung mga maong-maong naman po ang gagamitin natin, mas maganda po yung letter C po, ma'am. Ayan. Letter C po para sa makakapal na tela at matitigas na tela. So, katulad po, ma'am, ng ating zigzag. So, meron po tayong zigzag para sa mga sifon, dinay, maninipis na tela, yung letter D. Para naman po sa mga cotton na tela, normal na tela, yung letter E. Para naman po sa makakapal at matitigas na tela for zigzag, letter F. So, ayan po siya, ma'am. So, napaka-solid po yan, ma'am. At napakagandang sewing machine po itong napili mo, Ma'am CG.
Okay, para naman po sa mga spandex na tela na mahirap tahiin yung letter G. So, pinakamaganda po yan, ma'am. Ayan. Then, sumunod naman po natin dyan, ma'am, kung tayo po ay gagawa ng bar tack or button holder. So, pupunta po tayo dito, ma'am, sa number 1. Depende na po sa iyo, ma'am, kung gaano kahaba yung gagawin mong button holder or bar tack para dito sa ating unit. Ayan. So, maglalak po tayo ng 4 and 2. At pupunta po tayo sa number 3 para makita po natin siya. Ayan. So, napaka-solid po siya, ma'am. Grabe, ang solid. Okay, parit na lang po ako at saka pa-feedback naman po dito, ma'am, once na matanggap niya po yung sewing machine natin. So, ito na po siya, ma'am, yung ating design. Maraming salamat sa iyo, ma'am. God bless and more power po. Peace out and happy showing po, ma'am. Safety.